everyone. We're back to Highlights and Insights, where we are bringing back 6 interviews from Coach Connect, Cool of the Hour, and we'll bring the spotlight to the highlights of our conversation with the featured change agent. I am Coach Sean, and I'll be one of your hosts today, and we are on day 6. Video of the Who of the Hour. Yes, and for those of you joining us for the first time, we are certified life coaches from the Global Institute for Coaches and Entrepreneurs, and we're running a series of Coach Connect Who of the Hour as community service to our coaches in the tribe. It is our heart to provide support to our community, starting with our coaches through the platform of online connection. I am Coach Rizelle, and I am excited to be part of this edition of Highlights and Insights. Yes, and we will just share, yes, we are live. We are very, very live. Coach Tin. The Who of the Hour is an initiative to know what is the present situation of the change agent, how is the coach responding, and the outcome presently experienced based on the set response. To echo what Master Coach A said, it is impossible to control every situation and its outcome, but it is possible to control your attitude. Yes, that's true. And how you respond to it. So I am Coach Tin, and it's a privilege to learn from the highlights of featured stories for today and earn wisdom from the insights of our fellow coaches over the historical COVID-19 global pandemic. Now, we encourage everyone to participate and share your takeaways from the highlights and your action items. Feel free to send it to us. We would love to hear from you, from the insights and that you will gain as we roll back the stream of the interview. Yes, so be part of the history. Comment, share, and circulate in your groups and pages this video, and let's help bring inspiration and motivation to many. So for those of you watching out there and in need of coaching service, we offer 24/7 coaching on-demand service. Give us a call to 0917-586-1661. Okay, it's so special for the last hour, and we're going to share another video from... Yes, it's Pastor Coach Mel for our 6th we started with a pastor. We're gonna end the day with another pastor. So it's a beautiful day for everyone. We have an initial blessing, and once we end, we're also gonna get a blessing for another pastor. So here is the first clip. Unang araw po, Coach, sobrang nakakapanibago eh. Sobrang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung kasi na. Sobrang mag-a-adjust ka. Pero eventually, mga second day, third day, pag alam mo naman talaga yung passion natin, yung purpose natin, ayun po, maliwanag po sa akin na kung ano yung gagawin ko. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko po ngayon, more on online po, online, sa online coaching, tapos po sa pag-business naman, nag-iisip din po ako sa stock market na mga abangers sa stock market kasi medyo bumaba at actually sobrang lumagpa. Pero... Yan po, yung mga abangers sa stock market. Yeah, I think inya still going back, no, Coach Tin? Pag alam mo talaga yung purpose mo, madaling kumilos araw-araw. Yes. Pero pag hindi ka sigurado or hindi defined yung purpose mo, ang hirap kasi mag-iisip ka, ano ang gagawin ko ngayong araw? Oo, so totally life coach pag ganun yung sitwasyon mo ngayon. Kasi kung di mo alam yung purpose mo, parang ano nang gagawin ko? And the beautiful thing about it is if you know your purpose and you know what you need to do, tuloy-tuloy lang ang buhay kahit may sahuna, may problema, at may pinagdadaanan sa buhay. Tuloy-tuloy pa rin. Okay? Next clip. Dito ay manood ng TV at mga lumang teleserye, manood ng balita po. So, natatakot. Tapos, yung kinaganda naman po doon, na-explain din naman natin, na-share din po natin yung March 14 natin na pinag-aralan doon sa resiliency po. So, about immune system.
Siguro mas binantayan po natin yung immune system natin, umiinom po kami ng vitamins na nagsasanitize talaga, at saka syempre po yun nga, bonding moment din po itong mga panahon na ito para sa bawat isa po sa amin. Kasi sanay po kaming iba-iba po pinanggagalingan, nagkikita-kita na lang po kami paggabi, pero ito nga po, itong 24 hours na to na magkakasama kami, sobra din po na i-enjoy din po natin. Diba kung iisipin mo din kung wala kang mental resiliency na sinasabi ni Coach Pastor Mel, is hindi mo maiisip na ano pa bang pwede natin gamitin para at least tuloy-tuloy yung emotional connection. Kasi nakakapag-isip pa rin, oh, lagi tayo nagsasama kung gabi-gabi, nagsisharing, ano pa pwede natin gawin? Nag-utilize niya yung social media for our meeting. Galing nun. Tapos yung sinabi niya ng mental resiliency, paano nga ba natin yan masistrengthen? No? So, isa po sa mga tinuro ni Master Coach Yes. Ray about you know, mental resiliency in this time. So, it's really more of focusing yourself to the outcome that you want to see. Yep. Kasi nga, mahirap din na kumilos kung hindi okay ang pakiramdam mo. Lalo na if your mind is cluttered, your mind is full of panic or anxiety. So, how can you help someone? How can you bond with someone kung negative ka? Mahihirapan kang mag-adjust or mahihirapan kang mag-connect sa mga emotions nila. Tapos, baka mahawa pa sila sa'yo. Tama yun. Kaya dapat, be resilient. Kung if you need help right now, yun, just send us a message sa Life Coach Philippines and we'd be happy to help you with your mental resiliency. So, yes. Next clip. For me po, it is an opportunity po talaga. Oportunidad po ito, hindi para matakot, pero para magbigay, mag-encourage, tumulong, may maging bahagi po tayo. Opportunity po para ipakilala rin po natin na tayong mga anak ng Diyos ay talagang may pananampalataya na kaya nating maging distinctive o may distinction tayo. Hindi lang tayo iba, pero meron tayo, we set above na kaya po natin itong malagpasan at kaya po natin itong mapagtagumpayan. So, okay. By faith po, naniniwala po tayo na maraming magagandang bagay po na magiging bunga po ng coronavirus po. Labang boom! It's an opportunity. Yun kasi yung nakikita ni Pastor Coachman, an opportunity. Well, it's really an opportunity to bond with your loved ones, an opportunity to self-reflect, an opportunity to plan your future after the coronavirus. Ano na ba kasi yung gusto mo? At ano pa ba yung opportunity na nakikita natin or mga pwedeng gawin sa mga panahong ito? Na yung iba po ay nagkukulong sa kanilang sarili-sariling kwarto, ano pa po ba pwede na nilang gawin? Kahit nga nakakulong kami, pwede ka pa rin gawin. Yung mga nagsiself-quarantine. At okay lang po yun, intindihan po naman namin yung need. Pero may pwede ka pa namang gawin. Oh, pero yun nga, ano nga yung faith mo? How faithful are you doon sa panay mo? Ipabalik ko siya sa what is your purpose? Baka naman kasi this is the time now for you to write that book that you've been wanting to write. Diba? To write that song that you've been wanting to create. Or maybe call that person that you have been wanting to call. Yun. So we appreciate you, Pastor Coach Mel, no, for being so passionate with the distinction of having a faith. Makata siya magsalita. Ay, pwede. I-introduce natin siya at Coach Mike. Right now, pwede. Maraming salamat. Next clip, please. Makapagbigay po ng kaunting tulong po sa pagkain. Pero bilang pong certified life coach, kung ganun po yung sitwasyon nila, hindi naman po ang takot nila sa mismong sakit lang, sa virus eh. Ang takot din nila yung kawalan. Yung takot din nila emosyonal at mental, hindi lang po pinansyal. So, ginagamit po natin ang mga toolkit natin sa upskill at saka may ginagawa rin po ang Praise Church ng toolkit. So, sinesend ko po sa kanya, kunwari ito, dalawa po yung sobrang nade-depress, so sinend ko po sa kanila, binabalikan ko sila para i-process, katulad yung isang toolkit na, ano po, yung positive toolkit po, yung give me 3 good things sa pamilya po, give me 3 good things sa hanap buhay mo. So, nakikita po na may something din po na
pwede silang makitang maganda pa rin dun sa pangit na sitwasyon po na kinaharapan nila. So, yung tulong, pinansyal, yung tulong sa food, maiisip na po nila kung paano nila yun, paano nila makukuha, kung maayos po sila mag-isip na at ayos na rin po yung emosyon sa pamamagitan din po ng mga toolkit po na meron po sa upskill. Kasi pag puno po tayo ng takot at hindi po natin na-manage o na-regulate, talagang kakainin po talaga tayo ng takot. Pero bilang life coach po, siguro nga po, kailangan muna natin silang pakalmahin para sila po mismo makapag-isip sang resources tayo kukuha o paano tayo gagawa ng paraan. Yun. Ang ganda nun. Ang galing talaga niya yung pastor ko. Very passionate. Yung passion niya talaga. No? Pero I think, sometimes kasi we are so, hindi tayo minsan masyadong, we are so blinded with the fact na we can, ang nakikita lang natin na the way of helping is giving money, giving food. Relief goods. Hindi natin naisip na kaya din natin tumulong ng gumagamit lang ng tanong. Gaya nung ginawa ni Coach Pastor Mel na tinanong niya lang what are the three things that you can do, what are, may mga ganun siya. So, mag-iisip na ngayon yung tao kung anong pwede niyang gawin. Kasi nga, hindi pwede nakaasa lang yung isang tao. Yeah. At maganda yung yung sinabi ni Coach Pastor Mel na nag-utilize niya o ginagamit niya yung toolkits doon sa upskill group. Ito po yung sinasabi ni Coach Pastor Mel para doon po sa sumusubaybay. Yung upskill po is yung po yung tulong ni Coach A sa lahat ng mga certified life coaches sa tribe po para meron po tayong mga nagagamit na pangproseso sa mga taong kinakausap natin. Kasi yun po yung nagiging problema Sa sobrang andaming negatibo sa utak at daming kailangan gawin, hindi na alam po anong gagawin. Kaya po, yun ang ginagawa ni Coach Mel, nabibigyan ng toolkit para makita yung positibo at maganda. I just wanna add up, if you're a part of the upskill, kahit hindi ka practicing, yung toolkits pa lang, pwede mo talagang gamitin sa sarili mo. And when the time comes na may kausap ka, maaalala mo siya at magagamit mo yung mga questions. So may value talaga siya. Hindi po siya nag-subscribe ka lang na walang kwenta. Meron po talaga siyang value. Kung hindi niyo po nakikita yun, isa po to si Coach Mel. Pastor Coach Mel na magpapatunay na may value talaga yung mga nakukuha niyang tools doon. Yeah. At sabi ni Coach A, I appreciate you, Coach Mel Basilio, in advancing the profession in the ministry. Yes. At dahil dyan, next na po tayo. Yep. Siguro po, thank you Lord, siguro po sa pagiging passionate po. Yung kahit ano pong sitwasyon, kahit ano pong nakikita, pangit man o mabuti, diretso po doon sa, kung saan tayo tinawag, kung tayo po itinawag magturo, kung tayo po itinawag mag-encourage o mag-speak ng buhay, ng life po sa bawat isa. So diretso po, lalo na po sa sitwasyon po nito, ito po ay napakaganda pong panahon para gamitin po yung mga talento, yung husay na meron tayo para i-share po sa iba. So pagiging passionate po siguro yung gusto ko po na pwedeng i-share sa... Sharing your passion. Ramdam namin. Passion mo. Passion. Ba't tutulong talaga sa mga kabataan? It made me think, if I wanna be duplicated, what would that be? Kasi sa kanya, gusto niyang ma-duplicate yung passion niya. Oo nga naman, di ba? If passionate ka kasi, madali ka lang makakahanap ng solusyon. Madali ka makakapalit. Kasi alam mo pa ano yung gusto mo. Gagawan mo siya ng paraan para ma-achieve mo yun. Maging makatotohanan yung kinakalabasan ng ginagawa. Oo, kaya parati nating tanong gamit yung mga toolkit sa upskill o yung mga workshop na ginagawa ni Master Coach A para sa atin. It's really more of empowering you to become the person that you are. So kaya parati din yung tanong, ano ba talaga yung gina-value mo sa pagkatao mo? Core values mo? Core values mo? O mga ilang, nakailang ano na tayo? No? Lahat yun. Yung tinutanong ni Master Coach Kendrick. Values din. Common yung team today. Really understanding your values and your passion. Next clip, please. Kung din yung itinatanong. Yan.
Yes. Ang tatanungin ko po talaga, una po siguro, after 30 days, anong picture o ano yung itsura mo o ano ikaw magiging? So, oh, para kumano lang po yung utak nila. Kumano na po, oo, ganoon. Opo. Paglabas natin ng bahay na kanya-kanya, anong ikaw magiging? Kaya, yun po, mapapaisin na sila, baka puro Netflix ba, TikTok ba yung ginawa ko at 30 days, alam o kumain lang ng kumain. Oo, ang ganda nung tanong ni... Who are you becoming in 30 days? Tingin na tayo ng mga mukha natin. Who are you becoming in the next 30 days? Pang ilang araw na natin yun? 12, 13? I lost count of that time. Pero that's a beautiful reflection, di ba? Na who are we becoming? Like right now, amidst the lockdown, sino ba tayo? Kasi meron pa may oras pa para mag-shift ng konti kung kailangan mag-shift o i-level up na. Kung naalala ko nga, syempre may mga iba akong group chat and nag-share sila ako ano mga papanoorin sa Netflix. Tapos ako parang, yun lang ginagawa nila, bakit hindi ko siya magawa? Pero alam mo yun, masaya ka pa rin kaya hindi ka lang ni-Netflix. Oh. Honestly, hindi talaga ako nakakapag-nakakanood ngayon ng kahit ano. Andun ka kasi sa moment na I'd rather do something that could help people out there. Kaya nga, we really take our time to come here to join Coach Reese, yung ibang coaches, Coach A, doing the online coaching service because we know a lot of people need it now. Yes. Ang ganda yung sinabi ni Coach A, di ba Coach Reese? Asa na ba yan? What is the new you after 30 days? Who is the new you? Who is the new you ba? Who? Oh, di ba? Yun yung mga sample niya, no? Ni Pastor, sabi niya magiging top artist ka ba daw? Yeah, 14th day. So thank you po, Coach. 14th day. Oo, malapit ng kalahati. Oh. Kasi maganda yun eh. Emphasize ko lang, imagine mo kung nag-TikTok ka lang at Netflix, tapos after 10 years, ano ba nangyari sa'yo after 10 years? Wala, nanonood lang ako ng TikTok tsaka Netflix. Pag tinanong ka ng kunwari may anak ka na that time or even a friend, like after 10 years, nagkita kayo ulit. Ano nga pala yung nangyari sa atin during the coronavirus na lockdown? Ano bang ginawa natin? Tapos yung babalikan mo, parang walang, siguro may value yun sa'yo ngayon, na nanonood lang, nanonood ng Netflix, TikTok. Hindi po namin sinabing masama yun, ha? Don't get us. Journey naman po yun. Journey po kasi yun. So if may mga katanungan kayo, and you would really want to maximize this time to focus on yourself, then, at kung medyo mas madaming clutters ngayon, you can always reach out at Life Coach Philippines naman so we can help you. We have so many toolkits to make sure that we will be able to help you resolve whatever concerns you have right now. Dahil dyan, we'll move on to the next clip. Tinitingnan ngayon to sa paggabay po ninyo. Iba-iba po ang perspektibo ngayon nila, coach, kasi nga iba-iba po ang pinanggagalingan. Pero kung i-guide po natin sila para makita po ang sitwasyon na ito na isang magandang kwento pag nalagpasan po natin ito. So, it's either you contribute or manahimik. It's either you matulog sa bahay o maging part ng ikabubuti po ng society po natin. Kaya siguro isang istorya po, matignan po nila ng isang magandang istorya po ang binubuo po natin sa lockdown po na ito. Ano na po yung karanasan? Yeah. Opo. Ganda, di ba? Bahagi ka ba ng katulugan o kabisingan? Parang pangit, no? Pero ano ba talaga? Yun. Nagiging productive ka ba sa mga panahon na to o tinutulog mo na? Tapos bahagi ka ng lockdown, so ano bang storya mo? Oo, ang ganda nun. Ano nga bang storya mo sa lockdown? Oo, kasi perspektibo nga naman yun nga sinasabi ni Coach Ting kanina, hindi naman ibig sabihin, sinasabi namin na kung nandinetflix ka, na masama yun. Hindi naman kasi di ba kung hindi mo siya na-enjoy dati, wala naman, okay lang yun. Kaya lang sana dumating sila sa point na ginawa mo yun para makalimot saglit, pero balik ka sa pag... in knowing yourself or online study mo, to improve yourself para
After ba ng 30 days, ano na yung pwede mong gawin at sino ka na after 30 days? Yes. Saka magandang kwento din yun sa magiging anak nyo or kahit sa mga ano future generations, especially kung mga influencers kayo, di ba? Ma-realize nila. Iyon yung kwento na pwede nyong ispamahagi sa mga bata. Ayan. Yes. Okay, next clip. Yan, isa magulang. Siguro po bilang din pong life coach. Ako po natututo lang din naman po ako sa pamamagitan po sa pag-attend po sa life coaching kila Tatay Loy sa pag-share po ng mga mensahe po sa church. So, kung ako po ang magsasabi sa magulang, sana po makiisa. Talagang matuto rin, no? Wag sarado, isarado ang isip. Talagang mag-explore pa para yung next generation po natin, talagang maihanda po talaga natin sa pinakamainam at pinakamabuti na kalagayan po. Yun, para sa mga parents na ihanda ang next generation ng mga anak para sa kung anong mundo meron sila by that time. Yeah. Kasi yung significant na value ng mga magulang sa panahon kayo kasi yung tumututulong sa magiging mindset ng mga bata. Kung maganda yung na-build nyo ngayon, kasi andun kayo sa bahay, sa panahon to, ang ganda na magiging flow niyan sa mga anak nyo, sa mga anak nila, and future generations. Diba, Coach? Yeah, so if ever you're able to connect with your kids at this time, alam mo, paglabas ulit nila, mababago din sila at mababago yung treatment nila sa iba. Okay. I think ito yung time na mababawasan yung bullying, mababawasan yung depression ng mga bata kasi nga, nagko-connect na sa parents. Yun yung message ni Coach Pastor Mel na think of the next generation. So, if you can do something about it at this time, you're locked down, as a parent, what can it be? Yeah. What can you do? Yeah, and if you need help as a parent or your parents, please, get in touch with us. Marami tayong mga couple coaches to really help you walk through it. Okay, at sabi ni Coach A, bahagi ka ba ng kamulatan o ng kamangmangan? Kamulatan o kamangmangan? Galing! Naman talaga. Huwag naman tayo magmangmangmangan. Huwag tayo magulat sa katotohanan. Pagmulat. Okay, bawal ang mangmang at magulat sa katotohanan. Dahil po dyan, sunod na po tayo sa next clip. Po ako dito. Ayan! Sigurado po ako sa tatanong ko, kaya iisipin ko muna po, no? Isang tanong po sa bawat isa. Sigurado po ako dito, kaya iniisip ko po talaga. No? Ano po yung... Saglit lang po, ha? Okay, ito na lang. Opo. Paano po kaya natin mabibigyan ng magandang laban itong coronavirus pandemic? Paano natin to gagawing isang magandang laban? Ayun. Oo, diba? Ang galing. Paano nga ba? Galing ni Coach Mel. Yung ano ba talaga yung pwede nating gawin sa mga panahon na to para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay, at para sa ating bayan? Anong laban ba ang gusto nating gawin para sa COVID-19? Tama, mga paglaban na dito, guys. So, dahil dyan, paano ka ba mananalo sa laban na ito? Tama. And ang ganda na, encompassing everything that Coach Mel has shared is really the focus on understanding kung ano yung purpose mo sa buhay, your mental resiliency, yung perspective mo, yung faith mo sa buhay, at kung ano yung pwede mong magawin sa mga anak o sa mga bata, o kahit yung mga batang nakakasakupan mo. Kasi lahat naman tayo may opportunity na pwedeng tumulong. Diba? Kaling may masasakupan. Oo, madami siya.
At yun po, yun na po yung last clip namin for Coach Pastor Mel. Coach Pastor Mel, marami pong salamat. Thank you for your passion, Coach. Super, super na enjoy po namin. Ramdam na ramdam namin ang iyong passion. Yeah. Ay, madaling araw. Teaching the youth and doing life coaching. Kung ganun talaga, pag na-influence kasi ni Coach Pastor Mel yung mga youth, mag-change sila ng perspective kahit hindi maganda yung environment nila, whether sa bahay, sa school, or anywhere else. And they will have something to bring with them. So, may baon kasi. Yun ang importante. May baon. Yun nga yung ginagawa sa life coaching. After the conversation, laging may baon para at least pagdating sa bahay, may kinakain ka pa rin at dinadigest. Okay. Okay, final message po for today. Coach D. I want to end it with the question of Coach Pastor Mel, who are you becoming in 30 days? Because at the end of the day, it is our life and it's up to us on what we do about it. But if we do it and if we do something na hindi naman talaga yung gusto natin and later we regret, then being locked with the lockdown, it is useless. Kung wala tayong gagawin para sa sarili natin. It doesn't have to be grand. Mm. After 30 days, it doesn't have to be grand that you have to do something, that you become a hero or something. It's more of doing what you really like, be who you are, so that you can live the life that you really want. Yun. So sa mga certified life coaches, kahanga-hanga po kayo. Maraming salamat for the inspiration. Maraming salamat how you shared with us with the kind of mindsets, yung mga processes mo ngayon. It is indeed a sign, no? Ito ay isang halimbawa, no, na ang buhay talaga ay isang proseso and it's never too late to rise up and to become the person that you want to be. Yeah, and then everything that we do, it's always a slow burn. Wala pong madalian sa lahat ng proseso ng buhay. At kung gusto mo siyang gawing tama, huwag magmadali. Yeah, kung kailangan niyo ng tulong para medyo dumali, mag-hire po kayo ng life coach. Andan po yung life coach para tumulong sa inyo at mabigyan kayo ng gabay upang makamit ang buhay na gusto sa sarili. Galing, mag-anta kami ngayon, okay. Guys. Marami pong salamat sa lahat ng nanonood. Ako po si Coach Tin. Ako po si Coach Son. Ako po si Coach Son. Siya pala po si Coach Tin. Sorry na. Alam ko kasi live to. Kaya ako yung mga blue. I am not papasa ko dapat. Hindi na ako yung may blue that one. Papasa ko dapat. Kaya natin to. So please contact us for any questions or any life coaching needs at 0917-586-1661. My name is Coach Rizal. I'm Coach Tin. Ako po talaga yung Coach Rizal. Mag-isawa po sila kaya gano'n. Okay. So ako ready na? Maraming pong salamat. At mamayang gabi po uli. Meron po ulit kami. So, bye-bye po kayo. At dahil dyan, magpapaalam po kami at Labang Boom! Labang Boom! Bye-bye!